kubod ng init. Ah, pero po, tagumpay puli. Napakaganda po ng kulay. Yan po, dalawa po ang ating ginawang kasama dessert. Yan po ang pagkakaludo natin. Napakaganda kulay pa lang po. Yummy na. Mga kabonibol. Mga kabonibol, maligayang pasto po sa inyong lahat. Born delicious. Magandang buhay po, mga kabonibol. December 24 po ngayon. Magpapasko na mamaya. Alala po yung tulgan. Kaya po, Merry Christmas po sa inyong lahat. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At pindutin niyo na rin po ang notification bell para ma-updated kayo sa aking mga videos. Ngayon po mga kabonibol, ay gagawa po tayo ng panghanda para mamayang Noche Buena. Ang cassava cake a la Bornebol. Siyempre po, ang pangunahing ingredients po ng ating cassava cake ay 1 kilong cassava. At siyempre po, ang coconut milk. 1.5 lang po ang gagamitin natin ito dahil ang kalahati pong matitira natin ay gagawin po natin pang toppings. At siyempre po, mayroon po tayong condensed milk. 1 lata po, 1 buo. At ito po ang ating evaporated milk. Latte fresco po, latte italiano po ang ating ginamit. At meron din po tayong 4 eggs beaten and sugar. At 4 tablespoons na butter. Ito po ang butter. At meron po tayong 1 pinch of salt. Konting salt po, pambreak po ng tamis. Ang hindi po masyado matamis na matamis ang ating gagayak na kasaba a la Bornebol. Makapuno. Ito po ang pang-topping po natin. Kasama po natin yung freeport at yung pong kaprasong matik ka ng gamit, pang-topping po natin. Ayan po ang ating mga ingredients. Simulan na po natin ang pagkukudkod ng ating kamote, ng ating kasaba. Ayan na po mga kabuan-buan. Sinisimula na natin. Ayan, natatapos na po tayo magkudkod ng kasaba. At pagkasama-samahin na po natin dito lahat ang ating ingredients. Mamaya-maya po, makikita po din yan mga kabornibol. Ayan po mga kabornibol, matapos po nating kudkurin ang kasaba, ay ilalahok na po natin ang mga ingredients. Ang iba po, ang way po nila ng pagluluto nito ay pinipiga po nila ang kasaba o ang kamote para daw po matitapon yung dagta. Hindi na po natin tatanggalin yung dagta dahil konti lang naman po ang ating iginayak. At mas healthy po kung kasama po yung dagta. Yun po ang nagpapasarap sa kasaba. Ito po, nahalo na po natin lahat. Ito po yung gata. Ngayon po, magtitira po tayo ng konti mamaya dahil gagamitin natin sa toppings. Ngayon po. Isip ka lahat eh. Ngayon po, ito rin po. Ay, paghahalu-haluin na po natin lahat. Ang isa sa magpapasarap po dyan, ang makapuno. Titira rin po tayo ng konti nire, pang toppings. Ang ating pong egg.
ng butter. Ang konting salt po. Hahaluin po natin yan ngayon ng magkakasama, mga ka-borne ball. Salin po natin sa mas malaking lalagyan, mga ka-borne ball, para mahalo po natin mabuti. Dahil medyo maliit po yung ating napaglagyan, mahirap pong haluin. Hindi po natin mamimix mabuti ang ating kasaba. Ayan po, mga ka-borne ball, ayan po. Ngayon po, mas madali natin makahalo. Ayan po, mga ka-borne ball. Mas naging maganda po ang ating paghahalo. Ngayon nga ilipat po natin ang lalagyan dahil medyo maliit po ito kanina. Kaya pinalitan ko po. Mas maigi po yung halong-halo para po mamix mabuti ang ating mga ingredients. Ayan po, haluin lang po natin mabuti mga ka-borne ball. At sasalang na po natin yan mamaya sa oven. Kung wala po kayong oven, pwede rin po natin itong i-steam. Ayan po, ngayong halong-halo na po ang ating kasaba. Pwede na po natin isalang ito para ma-bake na po natin. Ayan po mga ka-borne ball, ngayon pong naisali na natin sa ating lalagyan, ay sasalang na po natin sa ating oven ang ating kasaba. Mga 30 minutes po natin yan isasalang. At saka po yan, sasalang po natin ng 30 minutes or more po na 180 Celsius po. At saka po natin nilalagay mamaya ang toppings, mga ka-borne ball. Wait lang po tayo ng konti. Yan po mga ka-borne ball, after 30 minutes po ay hinango ko po muna ang ating kasaba para po maigayak natin ang ating pang toppings. Ito po ang dalawang egg yolk. Kabatihin na po natin ito at sasama na po natin lahat ang mga pang toppings natin. Maghahalo-haloin na po natin. Sa tanggata. At haluin po natin mabuti. Ngayon po, ngayon pong halong-halo na po natin ang ating pang toppings ay ilalagyan na po natin pareho ng ating kasaba, alo-borne ball. Okay na po mga ka-borne ball, sasalang na po natin ulit yan sa ating oven. Yan po mga ka-borne ball, muli po natin isasalang sa ating oven ang ating kasaba sa ka-borne ball. Ayan po. Ayan po, hintayin lang po natin uli ng mga 20 to 30 minutes para po pumula ang ating topping sa ibabaw. Ayan po mga ka-borne ball, luto na po ang ating kasaba cake at ka-borne ball. Ayan po, humukulo-kulo pa, hahanguin na po natin at isasalang na po lang po natin ang isa. Ayan po, napakainit po. Nagumpay po tayo mga ka-borne ball, mamaya po ang ating tikiman dahil hindi po ito pwedeng tikman agad-agad dahil napapasutsak tayo. Ito ang po isa. Ito pa po yung isa, mga ka-borne ball. Ito po ang ating dessert ngayong Christmas. Yan po mga ka-borne ball. Hanguin na po natin ang pangalawang salang. Oh, ubod ng init. Pero po, tagumpay po ulit. Napakaganda po ng kulay. Yan po, dalawa po ang ating ginawang kasama dessert.
sinabi. Yan po ang paghalo doon natin. Napakaganda, kulay pa lang po, yummy na mga Suborne Ball. Kaya po, mag-like at mag-subscribe na po kayo, mga Suborne Ball, para po matutuhan po rin nyo ang paggawa ng special dessert. Kasaba cake, ala Suborne Ball. Ngayon po ay magsasalang naman tayo kasabay ng pinaputok na tilapia ay kastanya. Nakabili po tayo ng kastanya. Yan po ay paswerte sa Pasko. Yo-obi na rin natin yung kastanya. Sabay-sabay na po yan. Mga Suborne Ball, narito na po ang ating finished product ng ating healthy at yummy kasaba cake ala Suborne Ball. Ito po. At narito na po tayo sa pinakamasarap na portion, ang tikiman portion, mga Suborne Ball. Tagumpay po tayo ulit. Malalaman po natin ngayon ang lasa, mga Suborne Ball. Ang patitikman na po natin, mga Suborne Ball, ang ating kasaba. Mga Suborne Ball, napakakulit. Sumasama yung lalagyan sa kunat. Ito na po ang ating tikimang portion para sa inyo po, mga Suborne Ball. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Born delicious. Maraming salamat po sa pag-view, mga Suborne Ball. Masarap po talaga. Yummy.